Sa ngalan ng sinumpang tungkulin, sa ngalan ng pagmamahal sa bayan at sa ngalan ng kapayapaan, hanggang saan ang kaya mong gawin? Hanggang saan ang kaya mong ibigay at kung ikaw ang tatanungin? Ano nga ba? Pero para kay Second Lieutenant Jerome Jacuba, ay handa niyang ibigay ang lahat anuman ang kapalit. Kaya nga nang mabulag ito dahil sa isang bakbakan na nakapag-wika pa siya na kailanman ay hindi nawala ang kanyang paningin sapagkat ibinigay niya ito sa bayan. Huwag nang hanapin ang nawala kundi tignan ang mga bagay na meron at gamitin sa kapakanan ng nakararami. Nabulag man siya ay hindi ito naging hadlang para tumigil siya na magserbisyo para sa inang bayan. Handa ka na bang marinig ang nakakalungkot pero talagang hahangaan mong kwento niya? Well, bago yan ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon upang sigurado rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Ang ating bayani ay ipinanganak noong September 15, 1987 sa Barangay Getulio, Buena Vista, Guimaras at nagtapos ng sekundarya sa kanilang bayan din mismo sa Guimaras National High School. Pagka-graduate naman niya ng college ay kagad siyang pumasok sa isang private school at nagturo ng pagwe-welding sa mga nagnanais mag-abroad na ating mga kababayan. Pero pagkatapos lamang ng 4 na buwan ng kanyang pagtuturo ay sinubukan niyang mag-apply bilang officer cadet. Dahil sa nahasa umanaw ang kanyang natural leadership noong siya ay naging corporal commander noong high school sa CAT at ROTC naman sa college, ay pinalad nga siyang makapasok dito. Taong 2010 noong maging Army Private First Class na siya at pagkatapos ng kanyang training course noong 2016 ay napromote siya bilang Second Lieutenant. Subalit pagkatapos lang ng ilang buwan ng kanyang promotion, March 2, 2016 ay napasama si Second Lieutenant Jerome Jacuba sa isang clearing operation sa Barangay Dato sa Libo, Maguindanao laban sa mga BIFF. Ang kanilang misyon ay isecure ang area kung saan may project ang gobyerno sa lugar para sa isang irrigation system, pero dahil kontra dito ang mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ay kanilang sinunog ang mga heavy equipment ng gobyerno katulad ng backhoe at mga loader. Kasama ang 61st, 62nd and 63rd Division Reconnaissance Company ng 6th Infantry Division, sila ay nagtungo sa Barangay Dato sa Libo kung saan sila ay namalagi doon ng ilang araw. Sa kanilang pamamalagi doon ay hindi nga nila naiwasan na sila ay mapalaban. Hindi na rin naging lingid sa kanilang kaalaman noon na maraming nakatanim ng mga IED o Improvised Explosive Device sa area dahil ilan na sa kanilang mga kasamahan ang napalaban at nasugatan dahil nga sa mga nakatanim na IED sa lugar. Ayon sa kwento ng Noy, 28 years old at second platoon leader na si Second Lieutenant Jerome Jacuba sa isang interview, ay para maiwasan nilang maapakan ang mga nakatanim ng IED sa area, ay sa tubig na lang sila noon dumadaan para makalapit kung nasaan ang kanilang mga target na mga BIFF. Pero gaano man sila kaingat noon habang papalapit sila sa kuto ng mga kalaban, ay aksidenteng naapakan ng kanyang platoon sergeant ang trigger ng isang IED na nakatanim sa lugar. Dahil sa pressurize ito, ay kagad itong sumabog na siyang naging dahilan upang maputulan ng isang paa ang kanyang platoon sergeant. Dahil naman 1 metro lang ang layo niya mula sa kanyang platoon sergeant, pagsabog kumuro nito ay tumalsik ang mga shrapnel sa kanyang mukha. Dahil sa lakas ng impact ng pagsabog, ay namanhid ang buo niyang katawan. Hindi na niya maramdaman kung siya ba ay may malubhabang pinsala sa katawan at dahil nga sa tama ng mga shrapnel sa kanyang mga mata, ay hindi na rin niya ito maimulat at akala niya ay napuwing lang ito, subalit lingid sa kanyang kaalaman na may matinding pinsala na pala ang kanyang mga mata. Sa gitna ng sumunod na matinding inkwentro ay tinawag niya ang Panginoon. Dalangin niya na huwag silang pabayaan at pumasok din sa kanyang isipan ang kanyang pamilya. Kagad namang dumating ang reinforcement na ipinadala ng Air Force at dali-daling isinakay ang mga sugatan sa isang chopper kasama na si Second Lieutenant Jacuba. Nang makarating nga sila sa hospital ay dito na nalaman ni Second Lieutenant Jacuba ang masakit na balita na halos ikinaguho ng mundo niya. Dahil kasi sa sobrang dami ng shrapnel at lakas ng impact sa kanyang mukha, ayon kay Army Dr. William Rukwenko ay wala ng pag-asa pang makakakita pang muli ang ating bayani. Labis na nalungkot noon si Second Lieutenant Jacuba at iniisip pa niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanilang mga anak. Sa pangyayari ngang iyon ay talaga namang sinubok ang kanyang katatagan. Tinanong pa niya noon ang Panginoon kung bakit nangyayari yun sa kanya at sa 4 na buwan niyang pamamalagi sa AFP Medical Center sa Biluna ay ilang ulit din niyang naisipang wakasan na lamang ang kanyang buhay. Subalit sa pag-alalay ng kanyang asawa ay unti-unting nakarecover ito.
Matter of acceptance ang naging isang susi para makakitang muli ito ng panibagong liwanag, lalo na nang sila ay bisitahin ng bagong upo pa lang na si President Rodrigo Duterte. Sa pagdalaw-umano nito ay nagbigay ito ng magandang kaliwanagan sa kanya. Sa haplos ng kanyang chief commander ay nagbigay din ito ng liwanag sa madilim na nangyari sa kanya. Tunay nga umanong nagsilbing inspirasyon sa kanya ang Pangulo. Wika niya noong sila inimbitahan sa palasyo ng Malacanang noong Heroes Day kasama ng iba pang 69 na mga sundalong nasugatan ay, "I am willing to die for you and to die under your administration, sir." Kung kami man ay isang bayani, sir, ikaw sir yung bayani ng mga bayani. Sabi niya umano ang mga katagang iyon sapagkat siya lamang umano ang nag-ikot para tignan ang kanilang kalagayan. Marami naman ang naantig sa kanyang kwento at dahil dyan ay may isang balong senior citizen na may pangalang Charles Potter ang mismong hinanap pa ang sundalo para sabihing handa niyang idonate ang sarili niyang mga mata para muli itong makakita. Subalit ayon kay Army Dr. William ay kahit pa idonate ni Mr. Charles Potter ang mga mata nito ay wala pa rin tsansa na makakakita ang sundalo dahil sa wala pang modernong teknolohiya sa ngayon na maaring makatulong para muling makakita si Second Lieutenant Jacuba. Pero ganun pa man, ay sobrang laki pa rin ang pasasalamat ni Jacuba kay Charles dahil handa nga nitong ialay ang mata nito para lang makatulong sa iba. Mga kaibigan, enterap ko lang saglit ano, gusto ko lang i-share sa inyo ang game app na pwede mong pagkakitaan. Ito ay walang iba kundi ang Sunny Game. Kung wala ka pang idea sa app na ito ay hayaan mong turuan kita. Una ay mag-register ka lang. Pilapan mo lang yung hinihingi at i-enter ang OTP number na isi-send mismo sa number na nire-register mo. Pag-register mo ay makikita mo na agad ang iba't ibang laro na pwede mong laruin at pagkakitaan. Meron dyang Dragon vs. Tiger, Red vs. Black, 88 Slots, Tong Eats, Pusoy, Lucky 9, Fruit Slots at napakarami pang iba. At syempre tulog ko na din sa inyo kung paano ba mag-cash in. Una, click mo lang yung wallet at mamili ka lang kung magkano ang gusto mong halaga. Kung nakapamili ka na, ilagay mo lang yung Gcash number mo at yung OTP number na isasend sa'yo, then save. At kung kunwari marami ka nang napanalunan ay syempre i-cash out mo na yan. Pindutin mo lang yung withdrawal at ilagay dito sa withdraw amount kung ilan ang gusto mong ilabas. Ilagay din ang iyong Gcash number tsaka mo pindutin yung binding then withdraw. Ganun lang kadali mga kaibigan, kung interesado ka ay ilalagay ko ang link ng game na ito sa description o sa mismong comment section ng video. At sa pagpapatuloy ay ipinangako naman ng Pangulong Duterte na sa oras na ma-discharge ito sa serbisyo at kahit pa wala na ang kanyang paningin ay magiging kapaki-pakinabang pa rin ito. Ito ay noong pag-aralin siya ng Pangulo sa isang computer school for the blind at sa katunayan ay personal na inabot sa kanya ang isang laptop na may special app na NVDA o Non-Vision Desktop Access at marami pang programa ang gobyerno ang naging daan upang siya ay makapagsilbi sa bayan. I will sit to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight. But dumulog pa nga ito ng Heroes Run, isang fundraising na ginaganap taon-taon kung saan ay layunin ng proyektong ito na makalikom upang makatulong sa mga tulad ng naapektuhan at pangunahing recipient nito ang mga pamilyang naulila ng mga sundalong namatay on duty tulad ng Fallen 44. Sa kanyang paglahok ay sinamahan siya ng kanyang kapatid na si PFC enlisted na si Joe Bani Jacuba. Sa ngayon ay nag-aaral siya ng computer under Braille system. Tunay na hindi nawalan ng saysay ang kanyang pagkabulag sapagkat aniya nakita niya ang hindi niya nakita nang siya ay may paningin pa. Naging kasangkapan pa ang kanyang pagkabulag para makita niya ang purpose ng buhay. Ayon sa kanya, hindi nawala ang kanyang paningin sapagkat ibinigay niya ito sa bayan. Huwag nang hanapin ang nawala kung titignan ang mga bagay na meron at gamitin sa kapakanan ng nakararami. Iyan ang iniwang salita ng magiting na sundalo na si Second Lieutenant Jerome Jacuba. Snappy salute sa iyo sir at mabuhay ka hanggat gusto mo. At siguro ay dito na magtatapos ang video natin ngayong araw mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento ay huwag niyo naman pong kalimutang mag-iwan ng isang like at subscribe. At tayo na nga hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, agbyag!